Mga ka-taxpayer kong mahal, ang topic natin eh subpoena na galing sa DOJ at ang sinusubpoena yung nag-complain. Okay? So ito po yung tip ko, techniques dun sa mga taxpayers na dumadami na ho. Dumadami na yung mga taxpayers na nagpa-file ng criminal complaint sa mga BIR officials. Okay. So, ito po yung tip ko sa inyo, mga nagpa-file. Kasi may mga nagsasabi sa akin, "Sir, first time ko ito, ano yung dapat kong gawin?" Ayan. So, bago yan, mga ka-taxpayer kong mahal, ini-invite ko kayo to be my sponsors or mga donors. Ha? So, magkakaroon na ho tayo ng membership community. So, abangan po nyo yan at may mga revelation tayo o yung mga sinatawag nating important aspect ng negosyo nyo na makakatipid kayo ng taxes. Ah, lalo na yung mga deficiency taxes, compromise penalties, interest, surcharges. Tutulungan ko po kayo bilang inyong tax specialista at kung meron po kayong pangangailangan, lalong-lalo na po dito sa paggawa ng manual, ayan, pwede nyo ho akong kontakin sa mga telephone numbers. Ayan, ito po yung telephone numbers ko, tsaka email, and the email, websites, at tsaka yung aking Facebook account and YouTube account. So, please, wag ho kayong mag-atubili na tanungin ako tungkol ho sa paggawa ng customized tax accounting manual. At ito po yung malaking tulong at malaking serbisyo ang may dudulot ho sa company ho ninyo. Kung naglalagay ho kayo ng milyong-milyong piso, ay mawawala ho yan. Mawawala ho yan. So, ito po yung tulong natin sa mga taxpayer na nakareceive ho ng subpoena galing ho sa DOJ. So, paano mo nalaman, Mr. Maestro, na galing sa DOJ? Maliwanag ho yan. Ito ay galing sa DOJ. Ayan ho yung pangalan ng DOJ sa kanyang heading. At malalaman din ho nyo na ito ay subpoena, nakasulat na ho. Ayun. So, matatagpuan ninyo ang complainant po dito, taxpayers. Ayan. Naiinis na ho itong mga taxpayers na to at dumadami na nga sila, nire-report ko lang ho sa inyo, dumadami na ho yung mga taxpayers na lumalaban sa mga BIR officials. Hindi naman yung mga matitino, kundi yung mga walang iya, tarantado, gago, ulul na mga BIR officials. Tama lang ho, nakasuhan ho nyo sila at yan po ay nasa Section 269 ng Tax Code at Section 275 ng Tax Code. Yun po yung pwede nyong gamitin na pangkaso sa mga BIR officials. So, ang tanong ho, paano? Anong gagawin namin pag nandiyan na kami sa DOJ? Bago ho kayo pumunta dyan sa DOJ, dibasahin nyo muna yung kung ano laman itong DOJ na to. Itong dinimanda nila ay isa pong BIR official ho ito na sumosobra na eh. Ha? Sumosobra na sa dilang sumosobra. Ayan. Sabi dito, ang kaimportansyahan ho nito, pinaatin ho yung taxpayer ng ano ng November. Ayan. Di, anong gagawin mo? Umatin ka November at ang eksaktong oras alas 2. Sinabi na rin sa iyo kung saan ka aatin. Sa Office of City Prosecutor, second floor ng Muntinlupa City. Kompleto. Merong address, merong time, may day. Okay. At ang sabi rito, appear. Appear. So, yun lang ho yung pinagagawa sa inyo, appear. Yung salitang me na sa appear, definitely tumutukoy ho yan dito sa City Prosecutor na yan. So, pag pumunta ho kayo doon, hanapin nyo ho yung pangalan ng City Prosecutor na pumirma nung subpoena. So, ang tanong sa akin ng mga kasama natin na gustong matuto, ano gagawin ko, sir, pag nandun ako? Hindi ko alam, first time ko to. Huwag ho kayong mag-alala. Okay? Basahin nyo, number one, yung complaint affidavit na ginawa ninyo kaya nagkaroon ng subpoena. Yun ang tatandaan nyo lagi. Hindi magkakaroon ng subpoena kung walang complaint affidavit. So, ano mauuna bago nag-subpoena? Eh, di yung complaint affidavit.
Okay. So sa complaint affidavit, nandiyo dun ho yung lahat ng ano, oh, yan ho yung number 1 kaya nagkaroon ng subpoena. So kung ano man ang tatanungin, dapat nando doon sa loob ng affidavit. So kung may tanong sa labas ng affidavit, eh ganito lang ho sasabihin ninyo. Ah, we will consult our lawyers for proper determination or answer to your question. Huwag ho kayong magbigay ng answer kung hindi nyo ho alam. Huwag ho kayong mag-guess. Kasi lahat ho ng sasabihin ninyo, magkakaroon ho ng bahid sa inyo. Tandaan ho ninyo, binigyan ho kayo ng dalawang constitutional rights. Number one right is, ha, ang tandaan ho ninyo to, number one right is against self-incrimination. Hindi ho kayo pwedeng gawing evidence laban sa sarili nyo. Ayon. So, iwasan yung magsalita para hindi kayo maging evidence. Kasi ang evidence galing sa bibig nyo, galing sa action nyo. Okay? Do not act. Yun, yung sinasabi ko para walang evidence against you. Tapos, susunod yung pwedeng gawin, right to remain silence. Silent. Right to remain silent. So, huwag kayong kumibo kung hindi nyo alam. Sabi ko nga, the safest answer is we will consult our lawyer. Bakit? That is your third right. Ha? That is your third right. Ha? Right to be represented by a counsel. So, during the hearing, kasi complainant kayo eh. Mas may problema yung respondent na BIR official. Isipin nyo lang ho yung tatlong rights na sinabi ko. Right to remain silent, right against self-incrimination, and right to be represented by a counsel. Yun lang ho, dun lang ho maglalaro yung sagot nyo. Pero, kung kayo naman po ay mayroong kaalaman dun sa affidavit na ginawa ninyo, sagutin nyo ng maayos at naaayon sa affidavit, hindi kontra sa affidavit ho ninyo. Yan ho yung mga dapat ninyong tandaan pag nasa loob ho kayo ng DOJ office. Okay? So, pagpatuloy po natin mga ka-taxpayer kung mahal na mag-file ng kaso sa mga BIR officials na nagkakasala ho sa batas, tulungan ho natin ang ating pamahalaan, ang ating gobyerno na mabawasan ho ang graft and corruption sa loob ho ng Bureau of Internal Revenue. So, mababawasan lang ho yan kung may mga Pilipino na kagaya nitong si Joy at saka si Helen, ha? Si Joy at si Helen na nag-file ng complaint sa isa hong BIR official. At tandaan ho ninyo yung mga sabi rito, instruction. Ayan. So, itong important instruction na to, please, gawin po ninyo kasi ho, pag hindi nyo ho ginawa, hindi raw kayo papapasukin sa building. At kung meron ho kayong pagkakataon, maaari ho kayong magsama ng lawyer kung may pera ho kayo. Kung wala naman kayong pera, magsama kayo ng witness. Pag nandoon na rin ho kayo, kasi kailangan nyo ng witness, baka may magkaroon ho ng problem at mag-isa lang kayo ron, sino magpapatunay na yun ang totoong nangyari? Kung maraming BIR officials yung nandoon, pagtutulungan kayo, kailangan meron at least isa kayong kasama na witness ninyo. O alalay, pwede nating sabihin ganon. And number, last, magdala ho kayo ng ID. Kasi baka hanapan ho kayo ng fiscal o ng prosecutor ng identification na talagang kayo yon. At yung ID'ng dadalin ho ninyo, dapat ho ay government-issued ID. Now, at huling-huli, may papipirmahan sa inyo yung prosecutor. Usually, attendance sheet lang ho yan. Pag other than attendance sheet, mag-isip kayo. Okay? Dapat lang kung ano ho yung nangyari, sinusulat ng prosecutor yan na sa attendance sheet, nagkasundo o hindi nagkasundo, ganun. So, isang narrative yun, basahin nyo muna bago nyo pirmahan. So, kung meron kayong hindi gusto doon, maglagay kayo ng note, hindi naman bawal doon. Diba? I do not agree. Ganun lang. Tapos, tsaka kayo pumirma, printed name at inyong signature. Kung pwedeng papirmahin din yung witness ninyo doon mismo sa attendance sheet na yon na may disclosure yung prosecutor, hingin nyo muna yung permission ng prosecutor at kung okay, papirmahin.
At kung ayaw naman kayong papirmahin, kunan nyo ng picture. Humingi muna kayo ng permiso, yung attendance sheet, kunan ng picture. Okay? Wag na wag kayong magpapakuha ng picture, baka kunan kayo ng picture na palihim nung mga taga-BIR official. Wag! So, umpisa pa lang, sabihin nyo na, na ayaw ko magkaroon ng picture dito, wag nyo akong kunan. Ayan, ha? Sinasabi ko, kasi mamaya kung tarantaduhin kayo ng BIR official na yan, anong gawin sa inyo? Ha? I-text yung picture nyo sa labas, tapos kung anong gawin sa'yo, mabuti na yung nag-iingat. Okay? Kung masama sila, baka may masamang tangka, ayusin natin yan. Ayaw nating mangyaring meron kayong mangyayari sa inyo. So, kung gusto nyo hong tulong na magbibigay ho sa inyo ng suporta, andyan dyan ho yung mga tax specialist ho natin, pwede ko ho kayong i-repair para kayo po ay masuportahan. O kung kailangan nyo witnesses, andyan dyan po yung mga tax specialist natin, nag-o-offer po sila ng services. At ang huling sasabihin ko, meron na po tayong legal department. So kung kailangan nyo po ng legal department sa opisina ho ninyo, sa murang halaga, kontakin nyo lang po yung numbers na nandito at sabihin nyo gusto nyong sumama sa legal department ni Emelino, ng tax specialist, hindi ni Emelino, ay isasama ko po kayo. Kontakin nyo lang po ako. So with that, mga ka-taxpayer kong mahal, abangan nyo pa yung mga susunod kong video at sumama ko kayo sa aking mga donors at sponsors. Nagpapasalamat po ako sa inyong pananatiling pakikinig at pagpapayabong ng kaalaman tungkol ho sa taxation. Mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. See you later. Mga ka-taxpayer kong mahal, isa ho itong videong ito sa mga totoong nangyari sa buhay ng taxpayer. Ginagampanan ko ho ang tungkuling ko na mapaalam, mabigyan ng magandang options ang mga bookkeepers, accountants, lawyers, at ikaw na taxpayer, para huwag ka nang matakot. Huwag, kung ano man yung susunod mong desisyon, siyempre hindi ko na alam yon, maaring illegal yung desisyon na yon o legal. Yung mga taong hindi nakakaalam o nakakaintindi ng deficiency tax assessment ng BIR, 99.9% ng kanilang desisyon ay illegal. Ayoko pong mangyari yan sa inyo. Kaya ini-invite ko po kayo na bago kayo umaksyon, intindihin, pag-aralang maigi yung deficiency tax assessment ng BIR. Ito ho ay isang example ng deficiency tax ng assessment ng BIR. Ayan po, preliminary assessment notice. Ang isa pa hong klase ng assessment ng BIR, yung tinatawag pong notice of delinquency. Yung pangatlo po ay formal letter of demand. At yung pang-apat, final decision on disputed assessment. Ito ho yung number 1 dyan, ito yung number 2, ito yung number 3, at ito yung number 4. Kadalasan pare-parehas lang naman po yung laman ng kanilang assessment. Paulit-ulit lang, katulad ho nito. Yan. Ito ho ay isa sa mga nag-consulto sa atin at nalaman nila na maliit lang pala ang babayaran nilang buwis. Okay. At nalaman din nila kailan nila dapat i-protest itong mga ganitong klase ng assessment. Yan. Kung mapapansin nyo, nandiyan dyan yung aking mga lecture sa kanila. Okay. Ito ho ay totoong nangyari sa buhay ng isang taxpayer. Ayan. So, bago ho kayo umaksyon, simple lang naman po yung mga assessment ng BIR. Ha? Sa 35 taong ko nang pagpapractice bilang taga-hatid ng balita, magandang balita sa mga taxpayer, ay nalaiintindihan itong mga taxpayer nito na hindi pala sila dapat matakot at hindi sila dapat magmadali sa mga maling desisyon. At hindi rin nila na-exercise yung kanilang pagkakamali na kumuha ng maling consultants, bookkeepers, accountants, or lawyer. So,
Mag-re-release ho ako ng ganitong video paulit-ulit. May mga kasama na ho tayong mga lawyers. Meron na ho tayong legal department. So, kung wala pa ho kayong legal department, lumapit lang ho kayo dito. At kami na po ang magiging legal department nyo. At magkakaroon din ho kayo ng tax compliance department. Kami na po ang tax compliance department ninyo. Available ho kami during office hours. Pasensya na po para dun sa iba na hindi nyo ho makikita yung kabuuan ng mga videos dito sa YouTube o kaya sa Facebook. Ang ibibigay ko lang ho sa inyo ay mga tidbits, okay? Kasi po, yung kabuuan ng videong yan, lalong-lalo na po yung nag-consult sa akin, i-re-record ko ho yan at ibibigay ko ho sa inyo para paulit-ulit ho ninyong mapanood at paulit-ulit ding mapanood ng mga taong pinagkakatiwalaan nyo na magsosolve ng problem po ninyo. At kung kulang ho kayo sa mga taong magsosolve ng tax problem nyo, andi dito po ang inyong tax specialista, nag-o-offer po ako ng mga serbisyo pampubliko. Yan po kasi ay nakatadhana sa batas ng Certified Public Accountant. Ako po ay isang CPA at nag-o-offer nga ho ako ng services sa inyo. So, kung kailangan nyo po ng tulong ko, available ho yung aking Facebook account, mobile numbers, websites, at yung YouTube account ko. At inire-report ko rin ho sa inyo, magkakaroon ho tayo ng mga donors. Kung gusto nyo mag-donate sa akin, willing po akong tanggapin yung donation ho ninyo. Kaya lang po, ipadadaan ho natin ito sa YouTube. So, may tatlo ho tayong donor levels. Ito po yung level 1. Ito ho yung, sa level 1, may mga makukuha kayong benefits. Sa level 2, may makukuha rin kayong mga benefits. Iba naman dun sa level 1, o mas mataas sa level 1. At yung level 3, makakakuha rin kayo ng benefits, pero mas mataas sa level 1 and level 2. Maging donors ko na po kayo, kasi yung donation po ninyo, gagamitin ho natin para mapalaganap po natin ang tamang pagko-comply sa ating batas. So hanggang sa muli mga ka-taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life.